Bongbong Marcos o Jessica Soho, sikat na ABS-CBN News personality, nagdesisyon alamin ang kanyang saloobin. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Naging trending nitong nakaraan si Bongbong Marcos matapos na tumanggi sa imbitasyon ni Jessica Soho na taga GMA7 para sa isang interview. Ang interview na ito ay magkakahiwalay kasama ang apat pang kandidato sa pagka-presidente na kinabibilangan ni na Ping Lacson, Isko Moreno, Manny Pacquiao at Lenny Robredo. Subalit tinanggihan ni Marcos ang imbitasyon ni Jessica Soho at dahilan ay bias umano si Jessica Soho. Matapos ito ay naglabas ng opisyal na statement ng GMA7 kaugnay sa paratang ng kapo ni Bongbong Marcos. Matapos nito ay may isang ABS-CBN personality ang nagbigay opinion kaugnay dito. Ayon sa ABS-CBN News anchor na si Karen Davila, mahalagang makisali sa mga interview sa mga mamamahayag ang sinumang kumakandidato sa pagka-presidente. Dito ano mas nakikilala ng mga botante ang karakter at kakayahan ng mga presidential balls na siyang makakatulong sa pagpili nila sa darating na halalan 2022. Ito ang dahilan kung bakit hinangaan ni Karen Davila ang multi-awarded GMA7 News pillar na si Jessica Soho dahil nagawa niya ito sa apat na kandidatong humarap sa The Jessica Soho Presidential Interviews. Ang apat na kandidatong humarap ay Jessica sa tape interview na ipinatay sina Senator Panfilo Ping Lacson, Manila City Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Dito ay tinanong ni Jessica Soho ang apat na presidential balls tungkol sa kanilang mga platforma, pananaw sa mga problemang pambansa at mga isyong ipinupukul sa kanila. Sa pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, ang Chief of Staff at Spokesman ni Bongbong Marcos ay tumangging magpa-interview ang presidential aspirant dahil biased against Marcos si Jessica Soho. Nakalagay din sa statement na hindi umano sa mere appearance o na show, masusukat ng kakayahan ng isang leader. Sinagot naman ito ng GMA7 sa pamamagitan ng isang statement kung saan ipinagtanggol nila si Jessica Soho. Tungkol naman sa special, sinabi ng network na tatanungin dito ang mga questions that need to be asked. Isa si Karen Davila ang nagbigay opinion kaugnay dito. Sa isang tweet niya ay pinahayag niya ang kanyang paghanga kay Jessica habang binabasa ang mga interview sa Inquirer. Binibigyan din ni Karen Davila ang kahalagahan ng pagpapa-interview ng mga presidential balls upang mas makilala sila ng mga botante at ng publiko. Sa kanyang tweet ay sinabi, "Reading Jessica Soho's press interviews via Inquirer.net, kudos Ma'am Jess. The question centered on revealing the true character of the candidate, kaya po mahalaga na magpa-interview sa mga mamamahayag." Sa sumunod pang tweet ni Karen Davila, binigyan din niya na iba-ibang estilo ng bawat mamamahayag sa pag-interview na siyang nakakatulong din sa pagpili ng mga botante. Sa kanyang pagpapatuloy ay sinabi na the presidency is not only about competence and vision but also about character. Interviews with journalists help peel the layers for voters to get to know candidates. Bawat mamamahayag may kanya-kanyang estilo sa pagtatanong at nakakatulong lahat ito sa pagpili kung sino iboboto. I am excited for the ABS-CBN News debates and interviews and I wish all other networks well. Media stands together in calling our candidates into account. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Juan Salvador Ortiz Lopez, kay Jing Kaida Channel ng Cebu at kay Jehad Cortez. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.